Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliché. There's no other way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as His grace rolled down upon me undeserved. God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Magandang umaga po muli sa atin pong lahat. Tayo po ay nasa oras para magsimula. This is a recorded message, but I hope that maging blessing din po pa rin po sa atin. Yun po mapapag-aralan natin. Ito po ay Sunday School. Ang Team Philip po ang naka-assign. So, tayo po ay babasa ng salita ng Diyos. Alam ko po na marami po tayong natutunan last time, no, kay Sir Polly ng Sunday School time. And alam ko na din na nasabi niya na halos lahat, no? Though we are, I mean, he piloted the Sunday School last August 1st. But yet, mag-aaral pa rin po tayo and tutuloy po natin yung lesson ng ating pong Sunday School. And ang keywords po natin dyan, by the way, our theme for this month is fulfilling faithfully what God has appointed. Ayun. So, ang verse po natin dyan, if you will read Luke 19 verse number 13, and He called His 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Ayan, yun po yung key natin, no? Occupy till I come. Dun sa mga other translation po ng Bible, ang sabi po dun sa New King James Version is, do business. Ayan, do business till I come. Okay po. So, speaking of, we're talking about business. Kung kayo po ay aking tatanungin, gusto nyo pong mag-business, ayaw po natin na palugi ang ating pong business, no? Kaya po tayo nag-isip ng business para lumago or para palaguin, or may makita tayong future thing na mangyayari dun sa wealth natin or dun sa budget na ilalaan natin dun sa business natin. Ano po? And kung kayo po ay isang businessman or businesswoman and kukuha po kayo ng tao para gumawa or para mag-manpower dun sa business, hindi po kayo kukuha ng tao na hindi faithful. Ano po? Hindi po tayo kukuha ng tao na palasak. Hindi po tayo kukuha ng tao na alam natin na hindi tayo magbe-benefit or makakasira siya dun sa business. So, ganun po yung perspective natin ngayon, no? I-set po natin yung mind natin na tayo po ay katiwala ng Panginoon. Bigyan po tayo ng pondo. And ang goal po ng Panginoon is palaguin yun, no? Kasi we are doing business with the Lord. He is our partner.
Though ang puhunan ay galing lahat sa Panginoon, wala po tayo, no? Wala po tayong kahit ano. Ang Panginoon po ang lahat ang nagbibigay. So tayo po ay mananalangin at simulan tayo. Panginoon, maraming salamat po ulit sa binigay niyo sa aming pagkakataon para makapag-aral ng iyong salita. Pagpalain niyo po ang mapapakinggan namin and sana po hindi po lang ito maging stock knowledge, bagkos magkaroon po kami ng wisdom, i-apply po namin sa aming pong pang-araw-araw na buhay bilang isang tao at bilang isang Kristiyano, bilang mga tao na nakaka-impluensya sa aming pong kapaligiran, sa mga nakakasalamuhan naming tao at sa mga bagay na amin pong ginagawa at nakikita nila. Pagpalain niyo po ang aming pong papag-aralan and ang amin nalala po namin, Panginoon, ang sitwasyon namin sa Pilipinas. Alam po namin na kalooban niyo ang lahat, pero Lord, kami po ay handang sumunod kung ano man po yung sinasaad, Panginoon, ng law bilang tao, Panginoon. Kami man po ay magpapasako, Panginoon, but hindi po namin titigil ang pag-worship namin sa inyo. Ang church is not the building, Lord. Ang church ay ang mga tao na nagkakaisa, Panginoon, na gumawa ng iyong kalooban. At ang biyaya po ay bubuo sa amin nung bilang isang church at bilang isang lokal, Panginoon, na iglesia. Ay bibigyan niyo po sa amin, Panginoon, ang kalayaan para makapag panambahan, Panginoon, na different kind of platform. Panalangin po namin ang sitwasyon. Alam ko po na kayo po rin yung nagbigay ng wisdom sa mga nakaupo sa gobyerno, sa pamahalaan. And ang goal din naman po namin, Panginoon, ay hindi lang maging patotoo, Panginoon, sa mga kapwa Kristiyano, but Lord, maging patotoo din po, Panginoon, sa mga hindi nakakaunawa, Panginoon. Pagpalain niyo po yung aming pong buhay and again, mapapag-aralan. I-bless niyo po. Pangalan ni Jesus, amen. Ayan, so sabi ko nga po, ang Panginoon po, no, ay pagpalagay natin na binigyan tayo ng puhunan para magkaroon ng business. And ano po tayo, socio sa business. Ano po? And hindi po hahayaan ng isang manager ng business na palugi. Ano po? Nung Sunday po, ako po yung na-assign sa Sunday school sa sabi, and medyo nag-overtime po kami kasi napakaganda po nung topic natin ngayon, no? You are doing business faithfully. And may kasama pong faithfulness. Ang key para magtagumpay ang isang business ay faithfulness. Yan, na lumalakad po tayo sa race ngayon ng may binigyan pong puhunan sa atin ng Panginoon. So, ito po yung pag-aaralan natin. The key is faithfulness. Fulfilling faithfully what God has appointed. Ano po? So, sabi nga po dun sa Luke 19:13, and he calls his 10 servant. Alam po natin yung story niya, no? And he delivered 10 pounds. Ayan. Siguro, namamahagi ang Panginoon ng, ano, ng literal na pera. And they said unto them, occupy or do business till I come. In other words, engage in trade with that you have been given. And take what you have and to put it to work. And stay busy with what I have given unto you. So, hindi po naman magpa-prosper ang business nang wala kang ginagawa. You have to do work on it. You have to strive on it. You have to toil. And kailangan po natin talagang gumawa. Ano po? Nagtatayo ka ng business, paupo-upo ka lang, no? Hindi po pwede yan. At alam nyo po ba, bago tayo magsimula ng business dito sa, lalo na sa corporate, no? Let's say you will be, you are thinking of a business na mag-purchase ka ng, kunwari, mga establishment, no? Ng Jollibee, let's say. Jollibee, Chowkings, or any establishment or any franchise business. Bago po magsimula ang business at beforehand, ang dami pa pong mga studies dyan.
Kunwari ako mamumuhunan ako, no? Magkano ba puhunan ngayon sa Jollibee? I think 10 million sa pangalan. I don't know. But yun, kailangan mo ng pera, kailangan mo ng budget. And sasabihin mo dun sa may-ari ng Jollibee or dun sa nagmamanage ng Jollibee na I want to put a business on my place. And gusto kong magtayo ng Jollibee. So again, before doing business sa pangalan pa lang, mahal na, no? You have to mamuhunan. And again, si Jollibee is hindi po 'yan basta magtatayo ng isang building or ng isang business na hindi po nag-aral. I mean, merong mga feasibility studies, merong mga location check, something like that. And digmaan na po agad pag-aayos pa lang ng BIR, pag-aayos pa lang ng mga DTI, EGEC, or anything na ayos ng papel sa pag-business permit. Ayun. What I'm saying is, digmaan na po agad, no? Ibig sabihin, hindi po madali ang business. Hindi po tayo, hindi po madali ang business itself. Kailangan po tayong magtrabaho. At bago pa man dumating yung mismong business mo, like kunwari magtitinda ka ng milk tea, sa Dandy nagbabalak mag-milk tea, no? Ang dami po niyang papeles. So again, what I am saying is you have to work on it. Hindi ka lang basta pwedeng stagnant na lang na isang pitik lang ng mata mo or isang kindat is nandiyan na agad yung business. 'Di ba? And again, si Jollibee, hindi po 'yan kahit may pera ka, no? Kahit meron kang puhunan, bigyan mo sila ng 30 million if yung hindi ka pumasa doon sa study nila, magtatayo ka ng business kunwari sa amin sa Pila, Laguna, no? Na buti na approve yung 7-Eleven doon, pero ayun, may nagbabalak na government official doon na magtayo ng establishment like Chowking. So hindi siya napagbigyan kasi nga hindi pumasa doon sa standard ng feasibility studies. Oh, anyway, you have to stay busy and you know with what I have given unto you. That is what the Lord says, no? And again, hindi po ikaw nagtayo ng business para malugi. You have to make your own, you have to make it grow. You have to earn from it, 'di ba? During that business, meron tayong weigh and balance. So, expenses versus the gain, profit, and the return of investment. Kasi nag-i-invest ka sa business eh. Hindi po ito networking. Ito po ay Sunday school. So, you are investing and the future thinking is you have the return of investment, yung ROI natin. So, again, the ROI or the return of investment is sa langit na po, no? Pero when ipagpapalagay natin na meron nga tayong business and nag-iisip tayo ng return of investment. And hindi po, again, magpa-prosper. I mean, hindi po. Ang thinking dapat natin is, kaya ako gumagawa nito kasi gusto ko na mag-prosper. Gusto ko ng return of investment. Gusto ko ng makakita ng ano yun, kasing-kasing. Yan, dun sa palasak na pananalita. Yung mga business minded, mga kasing-kasing. Yung tunog ng ano nila, tunog ng cashier, no? So anyway, tuloy po tayo. If you are in a business and you are not growing, you will become stagnant. Again, kapag ka ang water ay nag-stagnant sa isang lugar, or kapag ka hindi na nag-flow, magiging patay po yan, no? And you have to always think na I have to do something about this. Kasi, malulugi ako. And again, it's no different with the church environment as of this time. No? If you are not going forward, if you are become stagnant, if you're not going forward, if you become stagnant, then
Yun. The thinking is mamamatay. The context of mamamatay is not the church, no? Yung gawain ko sa church. Kasi alam niyo po yung ano, yung busy doing nothing. No, marami tayong bagay na ginagawa. Marami tayong bagay na naiisip gawin pero naiisip lang pala natin. And again, isa pa, meron tayong mga ginagawa na hindi naman related dun sa business. Yun, isa pa yun. Papag-aralan po natin yan. O yun dun sa mga susunod na mga magsa-Sunday school. But anyway, tapos na po si Sir Polo dyan. Narinig ko yung Sunday school last time. And then tapos po siya dun sa natapos po siya dun sa point number one. Ayan. Dito na po tayo sa point number two, which is ayun. Ito yung last time na ang nakakatawa po sa theme natin ngayon, no? Na-correlated po siya sa dun sa monthly team natin. Hindi po siya nagkakalayo. And I appreciate the fact na meron pong connection from the last topic dun sa current topic natin ngayon. And ito, medyo nadaanan ko na to last time when I preach before my COVID days. Ito po yung topic, no? The business itself, kapag hindi mo siya nagawa or nagawa mo siya, there are some regrets. Ayun, napag-aralan pa natin yan, no? There are some regrets. Dalawang bagay, no? Hindi mo ginawa at ginawa mo. Ginawa mo dahil hindi kalooban at hindi mo ginawa dahil ayaw mo at kalooban ng Panginoon. No? So, regrets can be a powerful tool of the enemy. Kapag hindi mo ginawa, hindi ka faithful. Kasi yun ang pinapagawa ng Panginoon, eh, no? Kapag ka naman ginawa mo at hindi ka looba, hindi ka rin faithful. And isa lang po yung conclusion yan. Hindi po magpa-prosper yung business. Ano? And, there may be a regrets. Sabi nga po ng Bible is marami po ang iiyak kasi wala po silang maihandog sa Panginoon. Wala po silang ma-render dun sa mga tagumpay na naranasan ng iba. Kasi ang return of income naman po natin or return of investment po natin is the reward. And the reward will be served sa Panginoon din naman. And yung ibang tao or mga tao, mga Kristiyano, mga mananampalataya na hindi ginawa or may ginawa sila na hindi kalooban ng Panginoon, and there are some regrets, no? And again, the conclusion of the matter is they are not faithful on what they are doing or what God want them to do. Okay? So this one, he loved to beat God's, regret can be a powerful tool of the enemy. Hindi naman po natin sinasabi na kukumpetensya natin ang Diablo, no? Pero, pagpalagay na natin ganun, meron kang business, at meron din siyang business. We, di ba, merong kumpetensyang nagaganap. Dito sa ano natin, dito sa corporate natin, no? Maganda daw na may kakompetensya kasi maiwasan daw yung hindi ko alam yung word. Pero yun, on a spiritual side, na kakompetensya natin ang Diablo. Ayaw niya na gagawa tayo ng business kasi ang business niya is yung mga Kristiyano is hindi na makahawa sa iba, no? Hindi na makadagdag ng pupunta sa langit. Kasi
alam naman natin na ang tao is destined to hell. And siguro ayaw niyang mabawasan yung mga tao doon. No? You know what I'm saying? Anyway, again, regret can be a powerful tool of the enemy. He loves to beat God's elect over the head with what they haven't done. And remind them of their past mistake. Okay, so he knows that if he can keep them with a state of remembrance of their past failure, we won't have to worry about them in the future. Alright, so this is what is happening, no? Reality. If you fail in one circumstances, we feel so incompetent already. We are thinking that I did this mistake and I don't want to repeat the history itself. So we are afraid to do something because we failed in the past, and that is what Satan is doing to blur our mind to do the business for the Lord. Kasi meron tayong alam yon, meron tayong nagawang pagkakamali dun sa dati nating buhay. Matatakot tayo na mag-invest kasi baka mag-fail na naman tayo. Okay? And one side of that is meron tayong kasalanan na alam natin na broadcast sa lahat. Okay? Alam natin, meron tayong nagawang pagkakamali na alam ng lahat. At natatakot tayo na i-bash. Natatakot po tayo na may sabihin sa atin ang mga tao. Kaya, yun, nag-iisip tayo na, okay, baka pag ginawa ko to, is, mabash ulit ako, or hindi ako pagkatiwalaan ng mga tao kasi ito ako. No? Ayan, ang tawag po doon ay self-pitying, o self-pity. No? Kayabangan din po yun. But anyway, I hope that you're getting my point, no? Natatakot tayo na gumawa para sa Panginoon dahil baka kung anong sabihin nila. Ang sasabihin mo sa sarili mo, I am not capable. I am not, though I'm willing, but I'm not capable. My question is, sino po ba ang mga capable? Sino po ba ang mga dapat gumawa? Diba? Wala pong perpekto. Hindi po tayo perpektong dinalang, hindi po tayo perpektong Kristiyano. Magkakamali at pagkakamali po tayo. At minsan yung pagkakamali alam ng lang mga tao. Oo, alam ng mga tao, alam ng buong mundo. Oo, na-post sa social media. Napanood, nag-viral. Anyway, ayun. So, sabi ko nga sabi ko kung sa akin, kung i-enumerate ko in 1 to 10 yung kung i-enumerate ko from 1 to 10 yung mga bagay na capable ako para sa Panginoon. 1 is the lowest and 10 is the highest. Siguro mga nasa 3-4 lang ako. Oo, sabi ko sa sarili ko yan. And I'm not capable to do that mission, to do that business. Pero one thing that I learned, no? Hindi mo naman talaga ma-perfect. Hindi mo naman talaga meron ka talagang mamimiss. Pero kung titingin mo yung mess mo versus dun sa kaya mong gawin para sa Panginoon, in the future, whether you like it or not, you will feel meron kang regrets. No? Meron kang something on your heart that, hey Lord, sorry, kasi hindi ko ginawa ito. No? Meron akong regrets na bakit hindi ko ginawa? Dahil napangibabawan ako ng pride, because I don't want to get
I don't want to be bashed by people na nakatingin sa akin at nakatingin doon sa kasalanan ko. 'Di ba? Ikaw, you ask yourself, there's one question that I want to ask you na if you will rate yourself from 1 to 10. This is the yung may mga checklist, no? If God wants you to do his business, ilan yung mga check doon? And mind you, meron ka talagang missed. But it doesn't mean that you don't have the right to do the business. You have. Kasi Kristiyano ka. Hindi ka iniahon sa burak ng kasalanan ng Panginoon dahil wala lang. We have our purpose. Hindi po dahil ikaw ay si Paul lang, hindi dahil ikaw ay si hindi dahil ako lang to. Diba? Kasi that's pride. Oo. Hindi naman po sa ay ano na lang sila Sir Dandy na lang kasi ganyan. O sila ano na lang si Kuya Paul na lang or sila ganito na lang ako. Ganito lang naman ako. Right? Self-pitying. And again, whether you like it or not, you will have that kind of feeling that, you know, bothering your mind that, hey, Lord, I'm sorry kasi hindi ko ginawa. Diba? Ngayon, so, huwag na po nating papananunin si Satanas. Ano po? This can become a great stumbling block in a Christian life. So, mag-move forward po tayo. Okay, and many have stalled out, sometimes unable to lease their own mind to go forward because of that regrets, that guilty gear. Ayun. So, huwag na po nating hayaan, no? Do business. Ang Panginoon naman po, di po ba kapag sa, kunyari sa work, no, sa working environment, hindi ka naman po ba agad marunong? Tama po ba? Well, kahit na po ikaw ay isang professional, kahit ikaw ay may degree or license to do the things that you apply for on that business, hindi mo agad alam lahat. Oo. Kahit saan ka mag-apply, there are some rules and regulations, there are some standard operating procedures that they have to follow, and you sometimes missed. Oo, makakamiss po talaga tayo. Kasi, again, hindi po tayo perfecto. But along the run, along the race, may mga tutulong po sa atin. Meron pong mga aakbay sa atin, meron pong mga magtitrain sa atin, mga tenured na people who cares about us. Kasi pare-pareho naman po tayo nagtatrabaho. Ano? Pare-pareho po tayong nag-manpower on that kind of work environment. At tayo po ay magtutulungan. Po hindi po tayo mag reminder lang din po sa mga Kristiyano katulad natin, no? kung sino man po ang dapat umunawa din sa mga Kristiyano nagkakamali is yung mga Kristiyano din po. Minsan po kasi ang mga Kristiyano nag-aaway-away, no? Hindi po sila nagkakaisa. Hindi po tayo nagkakaisa. Hindi po tayo na ngayong pamilya na tayo dapat yung ine-expect na magtulungan, tayo pa po yung nagkakasiraan. So, iwasan po natin. Kasi tayo po ay mga empleyado ng Panginoon. Tayo po ay nagtatrabaho sa isang business. We own the business and we have to help each other. Ayun. So, out of the topic. But yeah, you have to lend some help sometimes. If someone will, you know, tap your back, then tap their shoulders as well. Okay, so jump po tayo dun sa ano, dun sa other outline. Based on Ephesians chapter 1 verse 4, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. In Ephesians chapter 1 verse
Number four again, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. And 1 Peter chapter 1 verse number 20, basahin niyo lang po, no? Who verily was for ordained before in foundation of the word, but was manifest in the last time of you. This word restored me and empowered me as nothing else could possibly have done. This word were spoken, and not only for my sake, but as a reminder for any believer who has lost their own way on the journey, and for all of those who are questioning their calling, and those who their ability to go forward. Ayan. So, He has nothing forgotten you, as He is here to empower you by Holy Spirit to go forward in His preordained calling and purpose. Ayan, napakaganda po nung 1 Peter chapter 1 verse 20, no? Kasi if we felt like we are useless on that kind of business, hey, Paul, hey, brothers and sisters, we are foreordained before the foundation of the world. Hindi ka po basta pinili, no? Hindi ka basta nakuha lang. You are preordained. Ibig sabihin, may gagawin ka po talaga, no? Sa mga call center company, no, kapag po sila na, when clients are asking the HR to produce 50 hits on that specific date, I once was placed dun sa HR environment, and I know the pressure. Pag sinabi po nila na mag-produce ka ng 20 hits 5 days, kailangan ko po talaga mag-produce. So, ang gagawin ng namin, though we filter their resumes, but tatlong araw na nakaka-20 pa lang kami, no? Nakaka-25, 20 something. Ang gagawin po namin, mag-mass hiring po kami, mamimigay po kami ng mga flyers, mamimigay kami ng mga, ng ano, and yun. Kapag pumasa na sa akin siya on a first interview, dahil kailangan ko ng heads, kahit hindi siya gaanong ka-equip dun sa gagawin niya, I will hire them. Oo, kasi kailangan ko na. Hindi po ganun ang Panginoon, no? Before the foundation of the world, we are preordained. Oo, meron si Paul, hindi pa pinapanganak. Ang nanay at tatay ko, ang lolo ko, ang nanay ng nanay ng kanununuan ko, I am hired dun sa business ng Lord already. Diba? Biruin niyo po yun. So, you are hired already. Hindi ka pa pinapanganak. Nakuha niyo po siguro yung gusto kong sabihin, no? Na, don't ever think that I am not capable enough to do the business, because you are preordained. Alam ng Panginoon na isi-save ka niya on that particular day. Alam niya na ipagagawa sa'yo, kasi you are what? You are equipped. You have to equip yourself as well. And those things na iisip mo na hindi mo kaya, hey, Paul, again, you are preordained, you know. Again, tayo po ay nakalista na doon sa pangalan ng mga na-hire ng Panginoon doon sa kanyang mabasan before the foundation of the world. So, do not ever think na ako lang to. Do not ever think na hindi ako bagay dyan. Kung sinasabi mo sa sarili mo at ina-announce mo sa buong mundo at sa Freedom Bible Baptist Church na I am saved, and binidyohan ka pa nang nagpabaptize ka,
sinabi mo na sa sarili mo dapat na I am hired dun sa ubasan ng Panginoon. No? And again, we have a purpose. We have a purpose. And the key is, you have to do it faithfully. And it's time to put the behind or put the past behind and let us go forward. Don't think of your past, because that is past. Past is past. And He is truly an ever-present help in a time of need. Yes, of course. Hindi naman po tayo usually malakas, hindi naman po tayo araw-araw masigla, hindi po araw-araw Pasko. Minsan, yung word na lot-lot, no? Yung word na lugaw ako ngayon, yung word na sabaw ako ngayon, nangyayari po talaga yun sa atin. Oo, yung, ay, sorry, sabaw ako eh. Ayan, so, hindi po tayo perfecto. Minsan, sabaw po talaga tayo. Pero, nandyan po ang Panginoon. Sabi niya, He is truly an ever-present help in a time of need. And again, sinusuportahan po tayo ng mga verses na sinasabi po tayo sa atin ng Panginoon. Romans 11 verse number 29, For the gift and calling of God are without repentance, for the gift of the calling of God are irrevocable. Siguro, pagpalagi ko, hindi po it, ano, ang pagka ma-terminate po tayo dun sa business, siguro papatay na lang tayo ng Lord, no? Hindi ka naman po sasabing you're fired, but you are terminate. Interminate, ano rin pala yun, fired din yun, no? Pero, ano nga ba yung sa senior, yung mga matatanda na, yung mga yung nagpe-pension na. Anyway, yun po yung ano natin siguro. Yun yung katapusan ng business natin sa Panginoon. You're retired! Yun, magre-retire ka na. Magre-retire ka na. Pero still, yung benefit ng Panginoon, nandun pa din. Oo. Kasi for the long run na-employ ka doon sa business ng Lord, nung nag-60 ka, syempre, gusto ng Lord magpahinga ka na, pero you are getting the benefit. You're still getting the benefit of pension. So, ano mo pa rin yung presence ng Lord. Kasi, hindi kanya pinababayaan. Yung return, kahit hindi ka na nagtatrabaho, mayroon ka pa rin sweldo. No? Yun. So, that's my thing for today. And He won't go back on His promise ever. It cannot happen. Reach out with me and upward call of God in Christ Jesus. We can be occupiers of the land if we are stalled out in the present because of our past. You have to take this attitude toward God and toward me. You have to say it to yourself. I'll go forward and fulfill my God-given destiny. Again, I will go forward and fulfill my God-given destiny. For God is for me, who shall be against me? And with this attitude, no, with a faithful attitude, we will walk in the victory that has surely been won for us. Ayan. So, mag-business na tayo sa Panginoon. Wala pong lugi. Ang lugi mo lang is pag hindi mo siya ginawang faithfully, and ang lugi mo lang is pag hindi mo siya pinagpatuloy. No? So, hindi mo pa nakukuha yung return of investment mo, sumuko ka na. So, huwag ganun. Ayan. Maraming salamat po. At hanggang dito na lang po. And sana may natutunan po tayo. Maraming salamat po. God has been my Father, my Savior, and my friend. His love was my beginning, and His love will be my end. I could spend forever trying to tell you everything He is, but the best way I could say it is this: God's been good in my life.
I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been.